awit na papuri alay namin sa'yo. Dingding ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ng buhon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Dingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na tunay na maging bukas ang ating puso at isipan upang magpagabay tayo, magpaakay tayo, makasunod tayo sa ating Panginoon. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Aminin natin ang mga hindi natin nagawang mabubuti at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilobong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig ko sabihin, sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat, hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may gagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko.
Kapag ibig kong gumawa na mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa bahagi ng aking katawan at ito'y sa lungwat tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko. Di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga.
mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa natin dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng ating pagtitipon at higit sa lahat, araw ng ating Panginoon. Kaya bigyan natin ng papuri, pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayong mga tao ay magaling magbasa ng mga pananda, lalong-lalo na sa antas nating panglupa. Sa unang tingin pa lang ay nawawari na natin ang mga bagay-bagay. Tumingin ka lang sa langit. Sabi nga ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, may mga taong alam na kagad, uulan. O magiging maaraw ngayon, mahusay magbasa ng mga pananda. Siguro sa mga magulang dito, unang tingin nyo pa lang, kanina siguro, pagtingin nyo sa anak nyo, alam nyo kagad kung matamlay. Alam nyo kagad pag nakita nyo yung kapwa nyo, mukhang gutom. Diba? Kahit minsan malusog na itsura niya, tingin mo pa rin, basa mo pa rin, mukhang gutom tong taong to. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang gutom na siya, no? Kaya mamaya, baka biglang matumba, nahihilo na, dahil gutom na. Dahil kahapon pa, baka hindi pa kumakain, no? Pero namang mukhang busog na kagad, no? Nakangiti na, no? Meron din sa tingin mo pa lang, mukhang walang pera. Kaya nandito siguro ngayon sa Quiapo, nagnonobena, nagsisimba, kasi walang pera. Tingnan nyo nga, mukha bang walang pera yung katabi nyo? Meron naman, nandito ngayon sa Quiapo kasi naghahanap ng pera. Oh, ingatan nyo yung mga wallet nyo, ha? Ingatan nyo yung mga bag nyo. Pero magaling tayong magbasa ng ganoon. No? Siguro yung kaibigan mo sa opisina, barkada mo, pag nakita mo kagad, may problema ka ba, pare? Paano mo naman nasabi, eh, kitang-kita ko kagad eh. Ibang-iba yung galaw mo ngayong araw na ito. Dati-rati, masigla ka. Dati-rati, palabiru ka. Pero ngayon, parang lalamya-lamya ka. May problema ka ba? Di ba ganun tayo? Minsan nga nagugulat ako, may mga taong lalapit sa akin pagkatapos ng misa, sabihin, Father, siguro may problema ka, no? Digo, paano yun? Iba, nakikita ko iba yung pag ngayong misa mo ngayon. Parang iba yung pagmuestra mo, iba yung itsura mo. No? At minsan nabibigla ako kasi minsan tama. No? Alam nilang napapansin ng mga tao na meron kang iniisip o meron bumabagabag sa'yo. Pero ang
ang hamon sa atin ni Jesus sa Sareno. Sana kung gaano tayo kagaling makiramdam, kung gaano tayo kagaling magbasa ng mga pananda ng lupa, sana ganun din katalas ang ating panamdam at pagbasa sa mga espiritual na bagay. Ito yung hamon at paanyaya sa atin. At sana nga po mga kapatid, kung gaano tayo kadalas magsimba, magnobena, magdasal, makatulong ito upang lalong maging matalas ang ating kamalayan. Sapagkat laging may panandang ipinapadala si Jesus Nazareno sa ating buhay. Meron tayong kasabihan sa mga Pilipino, no? Ako, mabuting kaibigan, masamang kaaway. Di ba, no? Di ba? Nasabi niyo ba yan sa ibang tao? Alam mo, ha? Ako, mabuting kaibigan, pero masamang kaaway. No? Pero alam niyo, ang salita ng Diyos, at kahit si Jesus Nazareno, pwede niya sabihin, ako, mabuting kaaway. Paano naging mabuting kaaway ang Diyos? Kasi alam niyo, minsan ang Diyos, para tayong inaaway. At ginagawa niya ito sa pag-uusig at paggabay at pagwawastos sa atin. Ang mabuting kaibigan din nagwawasto. Pero ang Diyos, no, kaya sabi ni Jesus Nazareno, bago kayo pumunta sa hukom, makipag-ayos ka na. Ganun ang salita ng Diyos, ganun ang mga pananda ng Diyos. Ipinapaalala sa atin, pakiramdam natin minsan, inaaway tayo ng Diyos kasi parang hindi siya sang-ayon sa ibang ginagawa natin. Kaya minsan, nakukonsyensya tayo. Parang kinukurot ang ating puso. Sabi nga minsan nung isang matandang pari, minsan nga ang Diyos para tayong binabatukan. Kasi gusto ng Diyos, magising ka. Magising ka dyan sa masamang umiiral sa buhay mo. Niyayanig tayo minsan ng Diyos. Siguro nga, baka iba sa atin, may mga pagsubok na pinagdaraanan. Pero minsan yun ang nagiging pamamaraan, pinapayagan ng Diyos para tayo magising, para tayo matauhan, para ating mapagtanto, masama yung ginagawa mo, nakakasira yan sa kaluluwa mo, makakasira yan sa pamilya nyo, sa inyong mag-asawa. Siguro nga, masaya, makakaginhawa, pero di kalaunan yan. Yan ang sisira sa kaligtasang nais ibigay ni Jesus Nazareno. Maraming mga pananda din ang ipinapadala ng Diyos. Siguro nga ngayon, sa nagsisimba ngayon, naririnig mo sa mga pangangaral ng mga pari, sa mga sinasabi ng pagbasa, iwinawasto ka ng Diyos. Huwag mong isara yung puso mo. Nakita mo siguro, may ilaw dyan sa kumpisyonaryo at nakita mo may mga taong nangungumpisal, nagbabalik loob sa Diyos, parang kinukurot ang puso mo kasi 20 taong ka nang hindi nangungumpisal. Panandaya na pinapadala sa iyo ngayon ng Diyos. Hindi mo siguro gustong talagang magsimba rito ngayon. Naaya ka lang. Tapos narinig mo ngayon sa misa. Maging tapat ka sa asawa mo. Maging responsable ka sa anak mo. Magsabi ka ng totoo. Matuto kang magpatawad. Ang dami palang pinapadalang pananda ng Diyos. Pero hindi natin mabasa. Hindi natin matanggap. Sayang,
Sabi ni Jesus sa Sareno, ang galing-galing nating magbasa ng mga pananda dito sa lupa. Alam mo kung may asakit na yung anak mo. Pero may mga pananda na nakita mo yung anak mo, hindi na nagsisimba. Yung anak mo ngayon, dati binibigyan mo ng rosaryo. Ngayon, napansin mo, iniiwan na lang yung rosaryo doon sa bahay. Tapos magugulat ka na lang isang araw, ay, yung anak ko po, Father, hindi na katoliko, nag-ibang sekta na. May mga pananda na, pero hindi mo napapansin. Ito yung ipagdasal natin na maging matalas din tayo sa pananda. Hindi na kayo nagsasama-samang kumain bilang isang pamilya. Hindi na kayo nagdadasal sama-sama bilang isang pamilya. Tapos magugulat ka, nag-aaway-away na mga anak ko. Naghiwalay kami ng mag-asawa. May mga pananda na, mga kapatid, na ipinapadala sa atin. Sana, sana, makatulong yung ating pagsisimba at pagdulog sa Poong Hesus Nazareno. At baka sabihin naman ng Poong Hesus Nazareno, hindi naman ako nagkulang sa iyo. Nagpapadala ako, hindi mo lang nararamdaman. Hindi mo lang binubukas ang puso mo. Masyado ka lang abala sa maraming bagay. Hindi mo nawari yung mga nagbabadyang babala. At pag nagbabala ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya nananakot. Hindi siya nagpapahirap. Kaya siya nagbababala dahil mahal niya tayo. Gusto niya tayong matama agad. Kaya nga, sabi ni Jesus Sereno, huwag mo nang hintayin na dumating ka sa hukuman. Dahil pagdating doon, ipabibilanggo ka at babayaran mo ang lahat hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Huwag na natin hintayin yun. Ngayon pa lang, tumugon na tayo sa panawagan niya. At lahat tayo, kasama po ako, merong gustong iparamdam, itama, at iwasto sa atin upang lubos natin matanggap ang kanyang pagpapala. Sayang mga kapatid, kung ang pagpapala ay ibibigay sa atin nang hindi tayo malinis at hindi tayo handa. Tuwing Webes, meron tayong I Thursday, no? At si Father Hans ang nangunguna doon. Sabi nga niya, pag tayo nagpapakain, gusto natin malinis, maayos. Kung bibigyan ko kayo ng pagkain sa maruming plato, kakainin niyo ba yon? Kung bibigyan ko kayo ng kahit mamahaling inumin, pero napansin niyo yung baso sa ilalim, maitim, may dumi, tatanggapin niyo ba yon? Hindi. Kasi kahit gaano kaganda yung pagkain, kahit gaano kalinis yung inumin, pero kung ang sisidlan ay marumi, sayang. Ganun din, umaapaw ang biyaya ng Poong Nazareno. Pero sana linisin din natin ang ating puso para pagbuhos ng kanyang biyaya, lubos-lubos ang ating pagtanggap. Hindi ito masasayang, bagkos makatutulong lalo, hindi lang sa kaginhawahan dito sa lupa, kundi kaginhawahan patungong langit. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin. Kung parang minsan inaaway tayo ng Diyos, kasi hindi siya sumasang-ayon sa mga nangyayari. Isipin natin lagi, ito'y dahil gusto niya ang mas makabubuti sa atin. Nagpapadala siya ng mga pananda para itama tayo, para dalisayin tayo, para igabay tayo sa tamang landas upang wag na nating hintayin pa ang paghuhukom at paghahatol.
Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami. Binubuksan namin ang aming puso sapagkat alam namin umaagos ngayon ang iyong pag-ibig, biyaya, awa, himala at kabutihan. Maging handa nawa kami sa mga panandang ipinapadala niyo sa amin, mga tanda ng pagwasto, pag-akay at paggabay, lalo na para sa aming kaligtasan. Patawad po kung minsan matigas ang aming puso, kung minsan sarado ang aming isipan, iginigiit pa rin namin ang masamang nais namin. Kaya naman tuloy lalo kaming napapahamak at panandalian lamang ang kaginawahang aming tinatanggap. Mahal na pong Jesus Nazareno, akayin niyo po kami at kung kinakailangan, paalalahanan niyo po kami para magsisi kami, magbalik loob kami at magbagong buhay kami upang sa gayoy maging handang-handa kami sa naguumapaw mong biyaya at himala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan mo po kami, basbasan mo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ngayong araw na to, nananawagan si Papa Francisco na magdasal tayo at magsakripisyo para sa kapayapaan sa Israel at Gaza. Kaya pagdasal natin sila, lalong-lalo na mga inosenteng
namatay at naghihirap ngayon. At idulog natin ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng Diyos, umawit at magdasal tayo ngayon sa ating Ama sa Langit.
Iniling nami kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan matigas ang aming ulo at puso, kung minsan nagiging manhid kami sa mga paalala at panandamong ipinapadala sa amin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Tunawin ng awa ninyo ang aming mga matitigas na puso at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang ating hukom at tagapagligtas. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magpawi ng mga paghihirap ko.
kayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa. Tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Ang samo ko Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis natin ng ating simbahan, paghahanda natin bilang pambansang dambanang deklarasyon. Sana po, marami pa pong tumulong, marami pa po tayong gawain para sa ating dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At gaya ng nabanggit ko kanina, ngayong araw na ito ay nakikiusap si Papa Francisco, araw ng panalangin at pagsasakripisyo para sa kapayapaan sa Israel. Huwag nating isiping malayo naman sa atin yon. Wala tayong pakialam doon. Kung talagang deboto tayo ni Jesus Nazareno, ipagdarasal natin
Iyon ang tinubuang bayan ni Jesus sa Sareno, ang Israel. Kaya natitiyak ko malapit sa kanyang puso ang mga taong naroon. Kaya pagdasal natin sila at magsakripisyo tayo. Matagal na ang alitan doon, ang gulo, ang gera, pero kung mananalangin tayo sama-sama, magsasakripisyo tayo, maipagkakaloob ng Panginoon ng biyaya ng kapayapaan. At tayo rin maging mapayapa sa ating mga pamilya, sa ating mga tanggapan, at saan man tayo naroon sa barangay natin, lalo na ngayong lumalapit na ang eleksyon, maging mapayapa tayo. Laging nagpapadala ng mga pananda at babala si Jesus Nazareno. Buksan natin ang ating puso upang ito'y mabasa natin, sapagkat walang ibang hangad ng Diyos kung hindi ang ating kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.